Sa Barangay Oras District sa Quezon City na madalas ding bahain, napalangoy na naman ang ilang residente sa lagpas taong baha. Hindi sila lumikas kahit pinuntahan na ng mga rescuer. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bit-bit ang plastic container na ginawang palutang, nilangoy ni Bong ang baha na umabot na ng lagpas tao sa Barangay Rojas District sa Quezon City. Hindi para lumikas, kundi para bumili ng makakain para sa kanya at pamilya. Bumili po ng pagkain dyan sa palengke, pandisalit vlog, para hanggang mamayang gabi. Bakit hindi pa kami lumikas? Hindi kami lumilikas eh. Sanay na kami rito. Namili rin ang mga grocery items ng residenteng ito kung kailan kasagsaga ng ulan at baha. Abot leeg na ang tubig pero ingat na ingat siyang hindi malubog sa baha ang mga pinamili. Ang kapitbahay na si Joel naman, nilusong din ang baha para ilikas sa mas mataas na lugar ang motorsiklo, pero silang mag-asawa hindi raw lilikas sa evacuation center. Misis ko, pinalipat ko sa kabilang bahay na may second floor para hindi sa abutin. Kaya ang bangkang pang-rescue nakatambay lang at paikot-ikot sakaling may magbago ang isip para lumikas. Sa Barangay Santo Domingo naman sa bahagi ng Araneta Avenue, lumalangoy na ang mga residente. Dito sa Araneta Avenue sa Barangay Santo Domingo, lagpas tao na ang baha. Kaya naman marami sa mga lumilikas na residente ang napipilitan ng lumangoy. Di alintana ang sakit na maaari makuha mula sa maruming tubig. Wala nang pagkain sa bahay. Kumuha ng bibiling pagkain sa labas. Apo. Sir, may sakit daw na pwedeng makuha mula sa baha, yung leptospirosis. Wala, di mo naiintindihan yun. Kesa magutom kayo, di intindihan po ba yun? Ang iba naman nagtatampi sa ulang sa ulan. Walang face mask, walang social distancing. Katabi ang mga naglulutangang basura. Kanina pa po kasi namin sinasaway yan. Bali, siguro nag-i-enjoy lang sila sa yearly na pagtaas ng tubig dito. So, hintayin din namin yung mga ibang papunta ng mga barangay rescue para pwersahan silang patabihin at ipagilid or itanggal dyan sa talagang delikado kasi yung ganyan. Di natin alam, baka may mga hukay dyan. Ang ibang residente naman tulad ni Ruby, naghahanap ng mapapakinabangan pang gamit na naglutangan na sa baha kasabay ng paglikas. Parang iskinita ang bahay namin, delikado pag kami natrap doon, malalim na. Sigurado na ako kaysa naman. Sagipin na namin yung buhay namin eh. Sa Barangay Tatalon, Quezon City, nakahuli ng malalaking hito ang mga residente gamit ang mga pangtrap ng daga. Samantala, sa kasagsagan ng malakas na bayo ng hangin, nabagsakan ng dambuhalang puno ang SUV na ito sa Barangay Bagong Silangan. Ililipat raw ng senior citizen na si Ricardo ang kanyang sasakyan sa mas mataas na lugar para hindi abutin ng baha nang mabuwal ang puno at tumama sa kanyang sasakyan. Kasi umuulan, malakas ang hangin, bigla na lang may kumalabog. Nahilo nga ako eh. Tsaka ko, buti nga wala akong kasama. Kung may kasama ako, maaaring ospital o hindi natin alam. Samantala, nalubog naman sa baha ang isang kotse na hindi na nagawang ilikas ng may-ari. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.